Hello guys, ngayon nga ay ang pag-uusapan naman natin ay ang Chapter 48 to 51 ng Dragon Ball Super. Again guys, Moro Arc talaga ang next na arc ng Tournament of Power. At ang Dragon Ball Kakume ay non-canon, pero dahil nga sa ganda ng Dragon Ball Kakume ay kasalukuyan ko nga itong ginagawa ng manga review. Pero ngayon nga ay mag-Dragon Ball Super na muna tayo. Kaya kung handa na kayo ay magsimula na tayo. At ngayon nga guys ay pag-uusapan natin ang chapter 48. Pero bago ngayon guys ay mag-preview muna tayo. At sa last chapter nga guys ay malapit nang makompleto nila Moro ang mga Dragon Balls. Isa na nga lang ang kulang dito, which is ang Dragon Ball number 1 na kasalukuyang kapit nila Goku. At sa last chapter din na yon, ay nagsimula na ngang maglaban sila Moro at si Buu. At dito na nga guys papasok ang chapter 48. Na pinamagatang Moro's Wish. At sa unang panel nga guys ay makikita natin na umatake si Buu kay Moro. Pero mabilis nga itong naiwasan ni Moro, ngunit sa pagtingin nga niya sa itaas ay nandun na pala si Buu para dag-anan siya. At ito nga guys ay sinundan pa ni Buu ng napakadaming suntok sa mukha. Habang sinusuntok ni Buu si Moro sa mukha ay nag-attempt nga dito si Moro na gumamit ng mouth blast. At ito nga guys, ihat ng tumama sa mukha ni Buu dahilan kaya ito'y natanggalan ng ulo. Dito nga guys, ay napangiti si Moro sa kanyang ginawang pag-atake kay Buu. At bigla nga ang inilipat ni Buu ang kanyang ulo sa kanyang kamay. Sa ginawa ni Buu ay nagulat nga dito si Moro. At bigla nga ang sinundan ito ni Buu ng napakalakas na suntok dahilan kaya ito'y tumalbog ng malayo. Dito nga guys, ay nagsalita nga si Vegeta. Malaking advantage nga daw kay Buu ang hindi paggana ng abilidad ni Moro, which is yung pag-absorb nga ni Moro ng energy ng kanyang kalaban. Habang naglalaban nga sila Moro at si Buu, ay nag-uusap nga dito sila Goku at si Merus. Ayon nga kay Goku ay matagal na nga daw yung hindi niyang makitang makipaglaban si Buu. At hindi nga daw niya ina-expect na ganito na pala ito kalakas makipaglaban. At dito nga guys, sinabi din ni Merus na baka nga daw nakapekto kay Buu ang pag-restore ng memories ni Great Lord of Lords. Kaya ito'y ganyan ang kalakas makipaglaban. At dito nga guys, ay patuloy pa din naglalaban sila Buu at si Moro. Ito nga guys, sa inatake ni Buu gamit ang sipa. At sinundan pa nga ito ni Buu ng sulod-sulod na atake. At dito nga guys, ay umatake ulit si Buu sa pamamagitan ng pagkapit nito sa paa ni Moro. At ito nga guys, ay pinaikot-ikot. At ito nga guys, ay tinapon niya sa malayo. After nga guys, ng pag-atake ni Buu kay Moro, ay dito nga guys, ay nagsalita si Moro na kung na-unlock nga lang daw niya ang kanyang magic ability, ay hindi nga daw sana magkakaganito. At bigla nga nag-power up dito si Moro at sumigaw na hindi nga daw siya pwedeng matalo kay Buu. At habang nagpa-power up nga dito si Moro ay sinabi nga dito ni Buu na wala nga daw panama ang kapangyarihan ni Moro kung ikukumpara nga daw sa kapangyarihan niya ngayon. At dagdag pa nga dito ni Buu ay huwag nga daw gumawa ng mga walang kwentang mga excuses. At dito nga guys ay naglabas si Buu ng 6 arms. At dito guys ay nagulat nga si Moro. Habang gulat si Moro ay mabilis niyang umatake si Buu kay Moro at ito nga guys ay pinaulanan ni Buu ng napakadaming suntok gamit ang kanyang 6 arms. Dito nga guys ay bugbog ng malala si Moro. Habang ginagawa nga ito ni Buu ay pasigaw nga sinabi ni Goku na sige Buu, tapusin mo na si Moro. At dagdag pa nga dito ni Merus na napakalakas nga daw talaga ni Buu at huwag nga daw hayaang makagalaw si Moro at gamitin na nga daw nito ang technique ng pagsusil. Dito nga guys ay mabilis na tumugon si Buu at dito guys ay kinabitan na nga ng apat na kamay ni Buu si Moro dahilan kaya hindi nga ito makagalaw. At nang gagamitin na nga ni Buu ang technique ng pagsisil ay bigla ngang dumilim ang kalangitan. Wala ang idea sila Merus kung bakit biglang dumilim ang kalangitan. Dito nga guys ay kita sa mukha nila Goku at Vegeta ang pagkagulat. Sa next panel naman guys ay nakompleto na pala ng kasama ni Moro ang mga Dragon Balls. Kita nga dito ang old Namekian na mayroong pang malay. At bigla nga itong binaril ng kasama ni Moro na Galactic Patrol. At dito nga guys ay nagsalita nga ito. Hindi nga lang daw kita sa kanyang pagkatao, pero dati nga daw siyang alagad ni Frieza. At
dagdag pa nito ay no match nga daw sa kanya ang katulad mo na old Namekian. Dito nga guys ay natanaw nila Goku si Poronga. At dagdag pa dito ni Goku, baka nga daw na isamo na ng asama ni Moro na Galactic Patrol ang Dragon Ball. At pagulat ngang nagsalita dito si Vegeta na hindi na nga daw niya maramdaman ang chin ng old Namekian. At sa panel din na ito ay kita sa mukha ni Moro ang pagkagulat. At dito nga guys ay nagsimula na ngang humiling ang Galactic Patrol na asama ni Moro at ang una nga nitong hiniling ay kung pwede nga daw pagalingin nito ang mga injuries niya. At agad naman itong ni Grant ni Poronga. At dito nga guys ay totally na ngang walang injuries ito. At dali-dali nga pumunta si Goku at Vegeta sa lokasyon ni Poronga. At dito nga guys ay kinausap ni Moro sa isip pakasama nito na Galactic Patrol na nagngangalang si Granberry. At sinabi nga dito ni Moro na ihiling na nga daw kay Poronga na maibalik sa kanya ang magic ability. At dito nga guys ay kita sa mukha ni Granberry ang pagkadismaya. At pinagbantaan nga ito ni Moro na pag hindi nga daw ito ginawa ni Granberry ay hahanapin nga daw niya ito kahit saan at ito nga daw ay kanyang papatayin. At dito nga guys ay laas loob na sinabi ni Granberry na basta sa akin ang third wish. At dito nga guys ay pumayag si Moro. At mabilis nga hiniling ni Granberry ang pag-restore ng magic ability ni Moro. At after nga ng wish na yon ay agad niyang nakaramdam si Moro na bumalik na nga ang kanyang magic ability. At dito nga guys ay agad niyang naglaho si Moro at ito nga guys ay kinagulat ni Lamerus at Boo. At dito nga guys ay mabilis na pumunta si Moro sa lokasyon ni Granberry. At nangihiling na nga si Granberry ng kanyang last wish ay bigla ngang inatake ito ni Moro mula sa likod. At ito nga din ang naging dahilan ng pagkamatay ni Granberry. At dito nga guys ay nag-wish na nga si Moro kay Poronga ng kanyang last wish. At sa next panel naman guys ay nagmamadaling sumakay si Labu, Jaco at Meru sa spaceship at agad nga itong pumunta sa lokasyon nila Moro. At sa pagdating nga nila Goku at Vegeta ay tapos na nga ditong humiling si Moro ng kanyang last wish. Agad niyang sinabi dito ni Goku na paano mo nagawa ito sa iyong kasama? At dagdag pa nga dito na sinabi ni Vegeta na ano ba ang iyong hiniling? At sinabi nga dito ni Moro na diba alam mo na. At dito nga guys ay tumugon si Vegeta at sinabi na maibalik ba ang iyong magic ability? Yun ba yun? At dito nga guys ay galit na sinabi ni Goku na ano pa yung isa? At sinagot nga ito ni Moro ng payabang at sinabi na malalaman niya din maya-maya. At dito nga guys ay biglang naglaho si Moro. At sa pagdating nga dito nila Merus ay agad nga nilang tinanong si Goku kung nasaan na nga daw si Moro. Agad nga dito sumagot si Goku at sinabi na bigla na nga lang daw ito naglaho. At sinabi dito ni Boo na si Moro nga daw ay nandito pa din. At dagdag pa dito ni Boo na iba na nga daw ang kanyang nasesense sa chi mula kay Moro at baka nga daw balak ni Moro na kainin ang planetang ito. Dito nga guys ay agad niyang nihil ni Boo si Ersa at ito nga guys ay kinagulat nila Goku at Vegeta. At bigla ngang lumindol ng malakas at ito pala ay sinisimula ng kainin ni Moro ang planetang Namekian. At dito nga guys ay nihil din ni Boo sila Goku at Vegeta. At naramdaman nga dito ni Goku na bumalik na nga ang kanyang 100% na lakas. At dito nga guys ay pinakita na nga din dito ni Boo ang kanyang totoong anyo. At ito nga guys ay si Great Lord of Lords. At ito nga guys ay kinagulat nila Merus, Vegeta at Goku. At nagsalita nga dito si Great Lord of Lords na itatago daw niya sana ang kanyang identity hanggang masil si Moro. Dito nga guys, sinabi ni Great Lord of Lords na mayroon pa nga daw silang oras para mapigilan si Moro. At dito nga guys, agad naghanda si Goku para mag-teleport para harapin si Moro. At nang papaalis na nga sila Goku ay pinaalalahanan nga ito ni Merus na mag-ingat nga daw sa magical ability ni Moro. At agad nga rin tumugon si Goku na I gotcha. At sa last 4 slide nga ng chapter na ito ay nagkaroon nga dito ng flashback. Sa flashback na nga na ito ay tinutukoy dito ang pinagkakilanlan ng buhay ni Granberry. Si Granberry pala dati ay daling tauhan ni Prisa. At dahil nga sa kanyang kasalanan, siya nga dito ay pinatay. After nga guys na matalo nila Goku si Prisa, ay agad nga nilang kinompleto ang Dragon Balls upang hilingin kay Shero na ibalik lahat ng mga mortal na pinatay ni Prisa.
Dahil nga sa kahilingan na yon ay nabuhay nga dito si John Barry at ito nga guys ay nagtago at nagpanggap na Galactic Patrol upang hanapin ang mga Dragon Balls. Sa unang panel nga guys ay makikita natin na gisiman ng i-absorb ni Moro ang planetang Namekian. Habang nangyayari ito ay nagmamadali nga sumakay sila Meru's spaceship upang agad na makaalis dito. At sinangan na ito ay sinabi ni Jao kay Ersa na masalit nga daw para kay Ersa na makita na nasisira na nga doon sa kanilang itong planeta. At tugon nga dito ni Ersa ay may pangao nga doon sa kanyang mga kalahi. Na once nga doon siya ay makasurvive dito ay iti-take na nga doon niya ang responsibility para makamit ang kapayapaan sa kanyang planeta at sa kanyang kalahi. At sinabi nga dito ni Meus na sige, dapat lahat tayo ay makasurvive para maibalik natin ang mga yan. Pero kailangan muna natin talunin si Moro. At sa next panel naman guys, ay makikita nga natin dito si Moro nag-isiba nang i-absorb ang planetang Namekian. At dito nga guys, inakapag-teleport na si Goku sa lokasyon ni Moro. At mabilis nga ito inatake nila Goku, ngunit tumugos nga lang sila sa katawan ni Moro. At kahit anong gawin pag-atake nila Goku at Vegeta, ay hindi nga ito tinatamaan. At sa point na nga na ito, ay natataka na nga sila sa nangyayari. At sinabi nga dito ni Great Lord of Lords, ay wala nga daw dito ang katawan ni Moro. At sa paglingon nga dito ni Great Lord of Lords, ay nakita nga niya ang totoong Moro. At nangatake na nga si Goku dito, ay pinigilan nga siya ni Vegeta. At sinabi nga dito ni Vegeta na hindi nga doon nakasurvive to space ang mga Saiyan. At dito nga guys, ay mabilis na nagpakinta si Great Lord of Lords, siya na nga lang doon pupunta kay Moro. At mabilis nga itong pumunta sa lokasyon ni Moro. Dito nga guys, ay mabilis na umatake sa suntok si Great Lord of Lords kay Moro. Ngunit hindi nga ito tinablan. At umatake nga ulit si Great Lord of Lords, ngunit madali nga lang ito nasalag ni Moro. At dito nga guys, sinipan ni Moro si Great Lord of Lords dahilan kaya hindi tumalbog ng malayo. At sa next panel naman guys, ay makikita natin dito si Merus na nakatingin sa planetang Namekian. Ayon nga dito kay Merus ay nagtigil nga daw ang pag-absorb ni Moro ng energy ng planetang Namekian. Hula nga nito ay baka nga daw nagising mo na maglaban sila Goku at Moro. At dito nga guys, nagsalita nga ang driver ni Meru sa Galactic Patrol at sinabi na sila Goku at Vegeta nga daw ay nasa atmosphere lang ng planetang Namekian. At agad nga sinabi dito ni Meru na dun daw muna sila unang pumunta. At sa next panel naman guys, ay patuloy pa din naglalaban sila Moro at Great Lord of Lords. At sa unang scene nga ay agad ngang umatake si Great Lord of Lords kay Moro pero mabilis nga itong naiwasan ni Moro. At dito nga guys ay nag-attempt si Great Lord of Lords na gumamit ng Energy Blast. Ngunit inabsorb nga lang ito ni Moro gamit ang kanyang bunganga. After nga nito ay mabilis nga umatake si Moro kay Great Lord of Lords gamit ang ulo nito. At dito nga guys ay sinundan pa ni Moro ng isang malakas suntok dahilan kaya tumalbog ulit si Great Lord of Lords sa malayo. Dito nga ay payabang na sinabi ni Moro kay Great Lord of Lords noong una nga daw ay natatakot nga daw siya sa kakaibang lakas nito. Pero ngayon nga daw na naibalik na daw niya ang kanyang magic ability ay wala na nga daw kwenta ang magic ability na meron si Great Lord of Lords. Dito nga ay patuloy pa rin sa pag-imik si Moro at biglang nagbanta si Great Lord of Lords kay Moro na ibabalik na nga daw niya ito sa Galactic Patrol Prison at muna isisil ang magic ability nito. At dito nga ay natawa lang si Moro. At sinabi, yan na naman bang lumang teknik na pagkisil ng magic ability? Sige, gawin mo lang para sa iyo ikakasama. Dito nga ay patuloy pa rin sa pagsasalita si Moro at sinabi na wala na yan, hindi na yung gagana sa akin. Wala man lang ako nasesense na kachi mula sa iyo. Sa tingin ko nga, kula magic ability na meron ka para magawa mo yan. Tama ba? Tugon nga dito ni Great Lord of Lords na matalino ka. At sa next panel naman guys, sinag-uusap si Goku at si Vegeta. Dito nga sinabi ni Goku kay Vegeta na masalo nga doon lumukha si Moro kung ito nga doon ay kumpara sa dati. At dagdag pa nga dito ni Goku ay mahirapan na nga daw silang matalo ito. At bigla nga dumating sila Meru at sinabi nga nito kan Goku na pumunta nga doon sa spaceship nito. Dito nga patuloy na nag-uusap sila Goku, Vegeta, Meru at mga kasama nito. Sinabi nga dito ni Goku na hindi nga daw mahisil ni Great Lord of Lords si Meru unless ito nga daw ay hindi gumagalaw. Dito nga sinabi ni Merus na hindi daw. At dagdag pa nga dito ni Merus ay ngayon nga daw ay hindi daw sapat ang china meron si Great Lord of Lords para nga daw magamit ang sealing technique. At sinabi nga dito ni Vegeta, anong ibig mong sabihin?
Alam naman natin na dalawang katauhang meron si Boo. Ito ngayong Good Boo at Bad Boo. Ayon nga sa paliwanag ni Merus, yung katauhan doon na meron si Great Little Flores ay ito nga doon yung katauhan ng Good Boo. Dahil nga doon nagkakaroon ng splitting between Good Boo at Bad Boo ay hindi nga doon sapat ang chin na meron si Good Boo. Dahil nga dito ay nasa Bad Boo nga doon ang God Chin na kailangan nila para nga doon ma-execute ang sealing technique. In short nga guys, ay kulang nga ang God Chin na meron si Great Lord of Lords para magamit ang sealing technique. At sa next panel naman guys, ay patuloy pa rin naglalaban si Moro at si Great Lord of Lords. At dito nga kita natin na bugbog si Great Lord of Lords, dito kay Moro. At habang naglalaban nga dito ang dalawa, ay sinabi ni Moro kay Great Lord of Lords, ay sino nga ba nagnako ng magic ability mo? At bigla nga sinipan ni Moro si Great Lord of Lords ng malakas dahilan kaya ito tumalbog ng malayo. At dito nga'y naalala ni Great Lord of Lords ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang katauhan ng Bad Boo. Dito nga'y makikita natin si Goku at si Boo na naglalaban. Gamit ka dito ang Energy Ball ay ang Bad Boo nga'y naglaho. At dito nga'y sinabi ni Moro na malinaw na nga daw. Wala na nga daw makakatalo sa kanya at wala na rin dumakapagnako ng kanyang magic ability. Dahil nga daw wala na nga daw gadji si Great Lord of Lords para nga daw magawa ang sealing technique. At dito nga guys, nagkarit nagkarit si Great Lord of Lords. At sa next panel naman guys, sinabi ni Vegeta, wala na nga daw silang ibang paraan para matalos itong si Moro. Kailangan na nga daw nilang gamitin ang malakasang persa para matalo ito. Agad nga dito sa mang-ayon si Goku. At dito nga natanaw nila si Moro at si Great Lord of Lords na naglalaban. At bigla nga tinawag ni Meru si Goku at si Vegeta at sinabi, na kayo ba ang pinakamalakas at kaya niyo bang talunin si Moro? At agad nga sinabi dito ni Vegeta na oo, kami ang mga Saiyan, kaya namin siyang talunin. Gamit ang aming Super Saiyan Blue. At dito ay sinabi ni Meru sa sige. At sa point na nga na ito ay babalik ko si Moro sa planetang Namekian. At kayong dalawa na nga ang bahala para tabusin ito si Moro. At dito nga guys, ay mabilis na sumugod si Merus gamit ng kanyang capture device. At ito nga ay saktong tumama sa kamay ni Moro. At bigla nga itong hinila ni Merus, ngunit mas malakas nga ang pagkakahilan ni Moro dahilan kaya ito malbog palayo. At bigla nga ginamit ni Merus sa kanyang rocket boots para saktong makalanding sa loasyon ni Great Lord of Lords. Dito nga ay sinabi ni Merus na kailangan daw nilang madala si Moro sa planetang Namekian para makalaban nga daw nila ito na magkakasama. Tugon nga dito ni Great Lord of Lords ay mabuting paraan nga daw yan kasi hindi nga daw niya kayang manalo kay Moro. At dito nga ay tinanong ni Meru si Great Lord of Lords kung kaya pa niyang gumamit ng teleportation. Dito nga ay sinabi ni Great Lord of Lords na oo. At bigla nga pumunta si Moro sa lokasyon nila Merus. Sa point na nga na ito, galit na galit si Moro sa ginawa ni Merus sa kanya. Mabilis namang gumamit si Merus kay Moro na napakadayang atake gamit ng kanyang baril. Mabilis kaya itong naiwasan ni Moro at tinawanan lang nito si Merus kasi nga daw hindi tumatama sa kanya ang mga pagkatake nito. At dito nga nag-attempt si Moro na gumamit ng energy blast. Ngunit sa pagtingin niya sa taas ay nakita nga niya ang papalaglag na malaking bato. At dito nga mabilis ni Merus na ginamit ng kanyang capture device at kanya nga ito ipinalo papunta kay Moro. At mabilis nga itong sinira ni Moro after nga nito ay ito pala isang destruction lamang. At mabilis nga lumapit si Merus gamit ng kanyang capture device at pinatamaan si Moro sa mukha gamit ng kanyang rocket boots. After ng pag-atake na yon, ninaista nga dito si Moro at mabilis nga itong kinapitan ni Great Lord of Lords para ito ay teleport papunta sa planetang Namekian. At ang plano nga ni Merus ay naging successful. Nang nakapunta na nga sila Great Lord of Lords sa planetang Namekian, agad naman sumunod sila Goku at Vegeta. Dito nga sinabi ni Goku kay Moro na ito na nga daw ang totoong laban. At dito nga natawa si Moro at sinabi ng payabang na parang may nakakalimut na kayo isang importanteng bagay, yung tungkol sa third wish ko. At dito nga ay nagulat sila Goku at Vegeta. At sa unang panel ngay ating makikita ang Galactic Prison na kasalukuyang nasira. Sinangan na ito ay may dalawang Galactic Patrol na kung saan ay tinikngan nila ang nasirang prison. Ayon nga sa mga ito, nakakatakot nga daw ang kapangyariang meron si Moro dahil nagawa nga daw nitong masira ang pinakamatipay ng prison. At sa next panel naman ay pinakita ang kasalukuyang kalagayan ng Galactic Prison bago nga itong masira. Dito nga ay ating makikita ang mga prisoner. At sa moment na nga na ito ay dinala na nga dito ang tatlong magkapatid na huli ni Merus. At dito nga ay pinakita ang isang magic ability na galing sa planetang Namekian na tumama sa Galactic Prison. Ang pag-atake na nga na ito ay galing sa kapangyarihan ni Peronga. At dahil dito ay nasira ang system nito at nag-auto-open nga ang mga gate dito. At kahit anong gawin troubleshoot ng mga Galactic Patrol ay wala nga silang magawa. At ito na nga din ang dahilan kaya nagkaroon ng pagkakataong makawala sa pagkakakulong ang mga nakakulong dito.
At may isang prisoner na nagsabi na makakalaya na ako. Ito na ang oras para tumakbo. At dagdag pa nga nito ay nagawa mo nga, Lord mo ako. Ang prisoner na ito ay nagngangalang sa Godbo. At sa point na nga na ito ay pinaksa na nga nila ang pagkakatao para makawala sa Galactic Prison. Dito nga'y pinilit pa sila pigilan ng isang Galactic Patrol, pero mabilis ka nang inagaw ni sa Godbo ang baril nito at mabilis ang umunda sa driver office ng Galactic Patrol. Dito nga'y tinutukan niya ng baril ang driver ng Galactic Patrol para kumuha ng spaceship at ipag-drive sila nito. At sinabi ayon ni sa Godbo ang mga kasama niya na sumama nga daw sa kanya. At sa next panel naman guys, sinalaman ng kanila Merus ang nangyari sa Galactic Prison. At dito nga'y gulat na gulat sila sa kanilang nabalitaan. Hula nga ni dito ni Jaco, baka nga daw ito yung third wish ni Moro. At dito nga'y naalala bigla ni Ersa ang huling wish ni Moro. Ito nga daw yung palayain lahat ng mga nakakulong sa Galactic Prison. At sa next panel naman guys, sinabi na nga ni Moro ang kanyang huling wish kan Dagoku. Ito nga daw yung palayain lahat ng mga nakakulong sa Galactic Prison. At dito nga'y natanong nga ni Dagoku ang papakarin ng spaceship at mabilis nga ito umatahan sa kanila, pero mabilis ka nila itong naiwasan. At sinabi nga din ni Vegeta, ito ba isang surprise attack? At dito ay mabilis ang binuntahan ni sa Godbo si Moro. Sinabi nga din ni Moro na mukhang madami kang nga dalang kasama. Tugon nga din sa Godbo na oo. Para sa'yo Lord Moro, sabi ko sa'yo handa akong i-share lahat ng pangyarihan ko para sa'yo. Dito ay sinabi ni Goku na ito pala yung inaantay ni Moro. At bigla nga nagpakawala ng malakas na chi si Moro, at sa point na nga na ito'y narandaman nga nila Goku parang inactivate na nga ni Moro ang kanyang magic ability na pag-absorb ng mga chi. At mabilis nga nagsibabaan ang mga kasama ni sa Godbo para labanan sila Goku. Dito nga'y mabilis na umatake ang mga tok ang Dagoku, at agad nga nag-super saiyan blue sila Goku para labanan ng mga ito. At sa point na nga na ito'y mabilis ngang binugbog nila Goku ang mga kalaban nila. Habang nagipaglaban sila Goku, ang mga prisoner ngayon natatakot kang Dagoku kasi nga yung sobrang lakas ka ng mga ito. At sa moment na nga na ito ay tamang nood lang si Moro sa mga nangyayari at bigla nga sumigaw siya sa Godbo sa mga kasamahan nito na sinabi, ano pang inaantay niyo, lumaban kayo, sundin niyo ang unos ng ating Lord Moro. At bigla nga inigup na nga ni Moro ang mga chinila Goku dahil lang kaya dahan-dahan bumaba ang form ng mga ito. At nang susugudin na nga ito ni Goku, ay mabilis nga sumugod siya sa Godbo at punta kayo Goku para pigilan nga ito. Bigla nga naging Super Saiyan 3 si Goku at mabilis nga yung tinamaan sa Godbo dahil lang kaya ini tumalbog pababa. At dito nga habang nagkipaglaban si Vegeta ay sinabihan niya si Goku na ayusin mo Goku. At bigla nga nawala ang form ni Vegeta kaya siya tinamaan ang suntok ng kanyang alam. At dito nga guys ay hirap na nga sila Goku at Vegeta sa kadahilan ng dahan-dahang bumababa na nga kanilang chi dahil sa kapangyarihan ni Moro. Sa point na din na ito ay din na nga kaya lumaban ni Great Lord of Lords. Dito nga'y tuloy-tuloy ba sa pagsugod ang mga kalaban nila Goku. Dito ay sinabi ni Goku kay Moro, pagkatapos ba ng mga ito, ano pa ang mga gusto mong gawin? At dito nga'y sinabi ni Moro na gagawa nga daw siya ng ideal planet na kung saan ay pringado ang pag-consume ng energy nito. At dagdag pa nga nito na lahat daw na mga kasama niya ngayon ay isang maliit na hakbang lang para matupad nga daw ang kanyang masamang hangarin. At dito nga'y sinabi ni Vegeta na mayroon ka bang galit sa mga Galactic Patrol? At dito nga'y sinabi ni Moro na wawasain ko lang ang planeta na para sa akin ay basura. At dito nga'y sinabi ni Goku na walang kwenta. At dagdag pa nga nito ay hindi na nga daw niya kayang mag-Super Saiyan pa. At dito nga'y tuloy pa rin sa pakikipaglaban sila Goku at Vegeta habang dahan-dahang inihigop ni Moro ang kanilang energy. At sa next panel naman guys, sinapagtanto nga nila Merus na lahat pala ng mga nakakulong ay nakatakas. Kaya nga napagbasyahan nito na tumulong kang Dagoku. At dito nga'y sinabi ni Ersa na gusto nga daw niyang tumulong kahit hindi daw niya kayang lumaban. Siya naman din makakatulong sa aspeto ng pagpapagaling. At dito nga'y nakapag-teleport na sila Merus sa lokasyon nila Goku. At mabilis nga nilang biniril ang mga papasugod na kalaban. Habang lumalaban si Merus, sinabi nga nito ang Dagoku at Vegeta na sa point na nga daw na ito ay wala daw silang chance na manalo kay Moro. At dito nga ginigising ni Ersa si Great Lord of Lords. At nakita nga sila ni sa Godbo. Kaya nga napag-isipan nito na baka daw ito yung back up nila Goku. At nang babarilin na nga ni sa Godbo sila Merus, ay agad nga itong nakita ni Merus at mabilis itong binaril sa amay. Dahilan kaya nga nito nabitawan ang kanyang baril. At dito nga napamura si sa Godbo dahil napakalayo distansya nga danon para tamaan siya ng ganon.
At dito ay sinagawa ni Goku ang driver ng spaceship at sinabi nito na dyan daw sila magte-teleport. At sa point na nga na ito ay nagmamadali nga nitong sinabi kay Merus na kumapit kayo sa kanya para daw siya ay maisama sa pag-teleport. At sa moment na nga na ito ay nakapag-teleport na nga si Great Lord of Lords. At dito ay sinabi ni Goku kay Vegeta na tara na Vegeta! Pero tinanggihan nga nito si Goku. At sinabi nga nito na alimutan mo na yan, instant teleportation na yan. At dagdag pa nga nito, ang pride nga ng Saiyan ay isang warrior. At dito ay sinabi ni Vegeta and Goku na umuna na kayo. At mabilis nga itong umalis. Nang pabasugod na nga mga kalaban, ay mabilis ka nang nag-teleport sila Goku. Dito nga gulat sila sa gambo sa ginawa nila Goku. Kasi nga doon nakapanawala nga doon ito ng ganong kabilis. At dito ay nakapag-teleport na sila Goku sa Galactic Patrol Office HQ kung saan ay kasalukuyan na naliligo ang master ng Galactic Patrol. At sa next panel naman, si Vegeta pala ay pamunta sa spaceship ng Galactic Patrol. At dito ay sinabi ng driver na pupunta na nga sila sa Galactic Patrol Office HQ. Pero pinigilan nga ito ni Vegeta at sinabi na pumunta tayo sa planetang Yardrat. At dito ay pinagbantaan ni Vegeta ang Galactic Patrol Officer para pilitin itong pumunta sa gusto niyang lokasyon. Panel nga'y ating makikita ang planeta Namekia at kung saan ito ay tuluyan na nasira. Dahil nga dito kay Moro, inabsorb na nga nito ang lahat ng energy ng planeta Namekian. At dahil dito, ay ating makikita si Moro na nagmukhang bata at lalo pa nga itong lumakas. At sabi nga dito ni Moro, nakakaiba nga raw talaga ang energy na meron ng planeta Namekian. At naaarandam nga raw siya dito sa kanyang katawan ng kakaibang lakas. At dito nga, nagtanong nga sa Ganbu dito kay Moro. At sabi nga nito, ayun daw pong mga Galactic Patrol na yun ipatay na. Kasi bigla nga daw ito naglaho. At sabi nga dito ni Moro na hindi. Ang dalawa nga daw doon ay may kakayahang gumamit ng teleportation. At ginagamit nga nila yon para makapagtago at tumakas. At sabi nga dito ni Saganbu, eh yung isang Galactic Patrol na kay spaceship, gusto niyo bang habulin natin siya? Dito ay sinabi ni Moro na hayaan na lang daw muna kasi nga doon kakaibang siya nga doon meron ng mga yon. Pero bagay nga doon nang ialam doon mga yon sa kanilang ginagawa. At doon na nga daw niya ito tatapusin. At dito nga itinanong ni Moro si Saganbu kung may alam nga daw itong planeta na may kakaibang energy. Gusto na kasi ni Moro na makompleto na nga daw ang kanyang magic ability. Dito ay sinabi ni Saganbu na meron daw siyang alam. At mabilis nga itong umalis para puntahan nga itong planeta sinasabi ni Saganbu. At sa next panel naman, ay makikita nga natin si Goku na nakapag-teleport na sa banyo ng Galactic King. At sa point na nga na ito, ay gulat na gulat ka dito ang Galactic King at mabilis nga nitong kinuha ang kanyang orona. At dito nga naglaad na nga sila sa hallway ng Galactic HQ. After nga nito, ay nakita nga sila ni Ersa sa HQ ng Galactic Patrol. Masaya nga nito si Goku kasi nga daw safe ito itong si Ersa. At tinanap nga rin ni Goku si Boo. At sabi nga nito ni Ersa na ito nga din kasalukuyan nagpapahinga. At sa next panel naman ay ating makikita si Vegeta at ang kasama na itong Galactic Patrol sa spaceship. Dito ay sinabi ni Vegeta na hindi na nga daw sila sinusundan ni Moro kasi nga daw nag-iba daw ito ng direction na pinupuntahan. At dagdag pa nga nito ni Vegeta ay hindi na nga doon niya magawang masense ang si Moro. At dito ay salita itong driver ni Vegeta at sinabi nga nito na ang spaceship daw ni Saganbu ay ang pinakamabilis na spaceship sa lahat. Kaya nga hindi daw niya ito magawang matrack gamit ang kanyang radar. At dito ay tinanong ni Vegeta kung sino daw itong si Saganbu. At sagot ka nito ng driver, Saganbu nga doon laing asama ni Moro. At dagdag pa nga nito, ayun nga doon dating leader ng isang gang. Ito nga yung bandits. At yung mga bandits nga daw dati ay isang beses na nga daw ito ng gulo sa galaxy. At ang kapangyarihan nga doon ni Saganbu ay patungkol doon sa captured. Dito ay ating makikita na namang problema nga itong galactic officer. Kasi nga doon nakalaya na naman itong si Saganbu. Dito ay sinabi ni Vegeta na mahina nga lang daw yun. Kahit nga lang doon anak nga ay kaya doon tapusin yun. At dito nga sinabi ni Vegeta na ilang oras daw bago sila makapunta sa planetang Yardart. Dito nga sinabi ng Galactic Patrol na isang linggo daw. At sa point na nga na ito ay sinabi ni Vegeta na siya daw muna magpapahinga. At nang mapunta na nga sa kanyang kwarto, ay tinanong nga siya ng driver nito at sinabi nga nito na ano daw ba ang planong gawin nito sa planetang Yardart. Dito nga sinabi ni Vegeta na balak ka daw niya dito magsanay ng kanyang physical combat at ng ibang technique. Dito nga sinabi ng driver na pupunta ka pala doon para magsanay at tuloy si Moro, ganun ba? Dito ay sinabi ni Vegeta na tama ka. At dito nga guys, ituloy na pumunta si Vegeta sa kanyang kwarto. At dito nga guys, nag-iisip nga ito si Vegeta
At nainis nga niya sa kanyang sarili kasi nga daw hindi daw niya magawang matalo ito si Moro. At pinapangako nga niya sa kanyang sarili na hindi na daw siya muling matatalo ng kahit sino, kahit pa nga daw si Goku. At sa next panel naman guys, si ating makikita sila sa Ganbu kung saan ito ngayon nakapunta na sa planetang sinasabi niya. At walang awa nga nilang pinagwawasak, sinira at pinatay ang mga nakatira dito at ninakaw nga nila ang treasure ng planetang ito. At after nga nito, ay inabsorb na nga ni Moro ang energy ng planetang ito dahilan kaya nga ito'y nawasak na ng tuluyan. Dito nagsalita itong si Moro at sinabi nga nito na totoo nga daw na masap itong planetang ito. At dito nagsalita itong kasama ni sa Ganbu at sinabi nga nito na after namin nakawan ng planeta, tapos ikaw naman ay higupin mong energy nito para mahira. Ang gandang teamwork nun. At dagdag pa nga nito na ang pagnanakaw nga daw ang kanyang specialty. Kaya nga daw, huwag daw ito mag-alala si Moro. Dito ay may tumawag kay sa Ganbu. Ito nga yung mga kasamahan niya. At sinabi nga nito na ay nakatagpo nga daw sila na isa pang planeta. Sa tingin nga daw nila ay may malakas daw itong energy. Dito ay sinabi ni sa Ganbu na sige, papunta na kami dyan. At dito nga guys, ay mabilis silang pinatay ang mga tao dito at ninakaw nga nila ang treasure ng planetang ito. At sa next panel naman guys, sinalaman na nga nila Merus ang mga pinagagawa nito ni Moro sa ibang planeta. Winawasak nga nito at inihigop nga nito ang energy ng planeta pinupuntahan nito. At dito nga guys, ay nainis na nga si Merus at sinabi nga nito na wala daw siyang magawa. Kahit naman daw labanan niya si Moro ng harapan, ay hindi naman daw siya dito mananalo. Dito nga sinabi ni Goku na kung lumaban ka kaya ng seryoso. At sabi nga dito ni Merus na ano? Sinabi nga ulit dito ni Goku na pwede ba itang mates? At bigla nga rin sumuntok si Goku na napakabilis pero naiwasan lang ito ni Merus. Dito nga nag-aalala sila Jaco at Ursa kasi nga daw mukha daw nag-aaway itong dalawang ito. Dito ay sinabi ni Goku na sumuntok ako ng direkta sa'yo at malabang maiwasan mo yun. Dito ay sinabi ni Merus na yun nga ang dahilan kaya nga iniwasan ko yung suntok mo. Dito ay sinabi ni Goku na pwede ko bang makita ano tong lakas mo Merus? Tara maglaban tayo. At dito ay sinabi ni Merus na sige, may alam akong place. At sa next battle naman guys, ay ating makikita na nakabunta na nga sila Goku sa place na sinasabi ni Merus. At dito nga guys, ay mag-isibula sila maglaban. At mabilis ka sumuntok itong si Goku kay Merus na napakadami pero naiwasan lang ito ni Merus. At nag-super saiyan na nga dito si Goku at mabilis nga ulit itong sumugod kay Merus. At nang sumuntok na nga ito si Goku, ay mabilis kang hinawakan ni Merus ang kamay nito at pinaikot nga ito dahilan kaya nga ito malbog palayo. Pero mabilis nga dito si Goku na napag-super saiyan 3. Dito nga guys ay namangha sila Ursa at Jaco sa laban ng dalawa. At dito nga guys ay sumugod ulit si Goku gamit ng kanyang Super Saiyan 3. Pero hindi talaga ito makakatama kay Merus ng kahit isa. At dito nga guys ay nagalit na nga ito si Goku. At nag Super Saiyan God na nga ito. Pero bigla nagkaroon ng kakang face dito dahilan kaya nga ito pinigilan na nga ni Goku kanyang sarili. At sinabi nga nito na okay na tapos na ang laban na ito. Dito nga na-satisfied si Goku, sinabi nga nito kay Merus na kung pwede nga daw siyang i-train ito ni Merus para dumamaster daw niya ang Ultra Instinct. At nakakatiyak nga daw siya na magagawa nga daw nilang matalo si Moro kung gagamitin nga daw niya ang Ultra Instinct niya. At sabi nga nito ni Merus na sige, masaya ako na turuan ka, pero kailangan natin maghanap ng magandang place para sa iyong gagawing training. At sa next panel naman guys, si ating makikita ang tatlong magkapatid na nagnanakaw na nahuli ni Merus sa last chapter. Ito nga guys, sinaalala nga nila yung sinasabi nila Goku na planetang Earth. At dito nga, napag-isipan nila na pumunta sa planetang Earth para kumuha ng Blue Iron. At sa next panel naman, inapunta na nga sila Vegeta sa planetang Yardark.